Sabi po dito sa statistics ay 1,700 halos per year ang mga kabataang naaaksidente. Meron po ba kayong comment sa numerong ito? True po yan. In fact, yung Automobile Association po ay isang nag-advocate po kami sa road safety, specifically para sa mga bata. Ano po? Kasi marami po tayong problema dyan. Number one is yung visibility ng mga bata. Huwag na yung sa Metro Manila, no? Pero meron din problema sa Metro Manila. Sa probinsya po, pagkatapos ng eskwela, mga bata ay naglalakad na sabay-sabay sa kalsada. Dami po yan, para mga langgam. Oo. Kaya mapapansin ninyo, no? So ang issue dyan is sa probinsya, kahit sa Metro Manila, walang bangketa. So yung mga bata, naglalakad sa kalsada yan. So may laking posibilidad na may isang rumaragasang sasakyan, masagasaan ang isa sa kanila. In fact, yung opisina ko sa Lipa, okay, kaya namin itinayo yun at mapursige kami doon. May nasagasaang bata sa harap mismo ng opisina namin. Kaya naging parang inspirasyon namin na talagang diinan ang advocacy sa safety para sa mga bata sa kalsada. Oo. Napakalaking bagay po nung may dinadaanan ang mga tao sa kalye, lalo na yung mga bata. Ano po ba, sir, ang dapat nalaki yung kalaparan ng... Alam niyo po kasi, pag nagsabay-sabay yung mga bata sa bangketa, hindi natin maiwasan na kailangan kasi yung tinuturuan sa eskwela. You see, using the road, whether you're a pedestrian or a driver, should be taught in school. No? Sa mga bata, habang naglalakad ka, elementary yan. Pagdating ng high school, dapat yan ay nasa curriculum ng yung senior high, no? How to drive properly. Uh-oh. Kasi problema natin ngayon, walang masyadong edukasyon yung mga tao, may kakulangan yung mga driver, kung paano magmaneho ng tama. So pag tinuruan mo mga bata paano maglakad, may iwasan natin yung nagsisiksikan sila at may bumababa sa bangketa, kung meron man. Yun ang nakikita natin, sir, di ba? May lima sila, tapos gusto nila na kaisang ilera lang sila. Oo, kasi magkakaibigan magkakahawak pa yan . So, may mga insidente kami sa magkakahawak, biglang may parating na sasakyan, na magtatakbuhan kaliwa, kanan, tapos may iwan yung isa sa gitna. No? So, to terrible consequences. So, yun ang issue. No? Pangalawa dyan, yung local government, no? Mga traffic enforcers natin, dapat ay turuan kung paano mag-manage ng trapiko pag dumadaan yung mga bata. Isa sa mga panukala namin na gusto namin itulak sa Kongreso na maging traffic regulation na ibaba ang traffic speed sa mga lugar na delikado para sa mga bata. If you drop the traffic speed to 30 kilometers per hour or even lower, what will happen is you will reduce the incidences of fatalities on the road. Kasi mabagal yung sasakyan, kayang-kayang i-control ng driver yung movement ng sasakyan. Pag lumagpas ka dyan, andyan na naman yung maririnig nating nawalan ng preno, nakatulog yung driver, ay kamatayan ang susunod nun, lalo na sa mga maliliit na bata. Oo. Sa ating mga LGU, tama, baka mukha dyan po sa Paris, no? Pag umiikot dyan, nakikita natin na mayroong mga, parang mga poste-poste sa pedestrian, sa daan ng mga pedestrian. Iniisip ko ba yun na dapat may ganoon din sa Pilipinas? Kaya ang problema natin kalsada kasi like for example, maraming advocacy na lagyan ng bicycle lane, lagyan ng motorcycle lane. Mm-hmm. Pero paano natin gagawin yun kung dalawa lang yung lane? Oo nga . Sobrang layo. Pag yung isa nakikita ko nga, no, ginagawang bicycle lane yung isa. So nagiging 1.5. Wala namang 1.5 na sasakyan . Mayroon mang 1.5 na sasakyan, wala . Di ba? So ang gagawin mo doon, pag nilagyan mo ng bicycle lane, magiging one lane yon, ay traffic yon. So away na naman yun, kasi traffic. Kailangan mas ibang klaseng pag-iisip ang kailangan natin gawin, new paradigm in order to manage fatalities. Kung ang sobrang liit ng mga kalye at marami namang mga kalye, pwede bang one way para, di ba, dalawang lanes pero merong daanan ng mga tao? Pwede, that's a brilliant idea kasi, halimbawa, papuntang norte, okay? May ibang lugar, for example, in London, meron sila yung kalsada dedicated na sa bisikleta. Ano pwedeng dumako di bisikleta lang? So meron ka EDSA, di ba? Diyan dumadaan yung bus, andyan yung taxi, andyan yung ordinaryong sasakyan. Merong mga parallel na kalsada yan, nasa gilid, yung tinatawag natin mabuhay lanes. Pag ginawa mong one lane yan, yung isa papuntang north, yung isa papuntang south, siguro bubuti ang daloy ng traffic at saka yung insidente na aksidente mo mababawasan. Oo. Kasi one way, tama ka doon. Luluwag. Kasi isa lang ang direksyon.
Oo. Kasi doon sa kabila naman, parallel na kalye. Eh, parallel din, mga, pero pabalik. Pabalik, diba? Pinag-usapan natin, sir, Joe, yung ano, yung behavior dapat ng mga bata. Kahit hindi bata, kahit matatanda, no, dapat ay maturuan ng proper behavior kung nasa kalye. Pagkatapos, sabi mo, sir, mga traffic aids. Turuan. Drivers. Sir, ano? Turuan mag-manage na. Kasi minamanage nila yung flow ng traffic. Minsan may sablay doon, ano? Pero turuan mo mag-manage ng tao. Kasi yung naglalakad sa kalsada, kasama yan sa road user eh. Paano may ma-manage yung mga tao nagtatakbuhan sa kalsada, naglalaro dyan? Paano may ma-manage yung bilang local government traffic enforcer? Dapat may kaalaman yun. Tinuturuan namin sa AAP yung mga yan. May project kami sa Lipa at sa Mandaluyong. Hindi lang yung estudyante, tuturo kami doon, pati guro. Pati local government, tinuturuan namin paano mag-traffic. Tapos nagbibigay kami ng reflector sa mga bata na nakasabit sa bag nila. Kaya pag naglalakad yung mga yan, yung medyo takip silim na, no, bababa na yung araw, makikita ko parang mga bubuyog yan, no, may reflector dahil sa kalsada. Makakatuwa din. Dapat pala i-require sa mga manufacturers ng bag para sa mga bata na mayroong... Reflector. Yes. Dex, require nila na lahat ng mga school bag, may reflect, hindi naman kailangan yung buong school bag reflectorizing. Meron lang item na ganito kalaki na may reflector na nakakabit sa likod. Kasi backpack eh. So nakakatuwang tingnan yung ginawa namin sa Lipa. Makita mo yung mga bata para mga bubuyog na may kuliglig ba yung ilaw? Naglalakad na may reflector sa likod eh. No. So may project pala sa Mandaluyong at sa Lipa ang AAP. Lipa, ginawa na namin. Pero funded by, internationally funded yon. Tsaka may mga local na kumpanya, kamukha ng 3M, nag-sponsor sila. Yun. So, pwede bang, sir, Sir Joe? Pwede bang hindi lang sa Lipa at sa Mandaluyong gawin ito sa kundi sa mas malaking mga lugar sa Pilipinas? Yun ang ginagawa namin ngayon kasi ini-expand namin yung reach, no? No, para dumami pa yung pagtuturo sa mga guro at sa mga bata paano maglakad. Itinitin na namin kung paano gamitin sa social media para maging laganap. Okay? Pero iba pa rin yung ini-engage mo yung mismong school para bigyan ng mga devices yung mga bata as a first step, no? Kasi pagka isang dex dapat manggaling yan, na all the bags that children use should have a reflectorized, kahit na maliit, para nakikita lang pagkagabi. Ang liliit na mga yan, nagka-cute niya, mga 6 years old, naglalakad, 8 years old, hindi nakikita ng driver ng truck yan. Alam mo, pinakadelikado truck driver. Hindi nakikita yan. Oo, hindi nakikita. Masyadong malilita yung mga bata. Tapos gabi, madilim na. May mga... Madilim, yung padilim na? Nako, Diyos me, yun. Delikado yun. May mga lugar din sa atin na hindi ganun kaliliwanag yung mga kalye. So, kahit nakaputi, minsan yung mga bata ay hindi makita talaga ng maayos na maayos. O kaya minsan sa dami ng laman ng kalye, yung bangketa ay ginawa ng tindahan. So talagang nasa kalye na yung mga bata doon na maglalakad. Hindi na doon sa bangketa. Kasi kung marami sila, kasi normally sabay-sabay ang dismissal niya, no? Marami sila naglalakad, nakakatuwa, nakikita sila. Kasi yung reflector kasi, konting ilaw lang ng sasakyan, nagre-reflect yun eh. Nakikita mo, maliwanag na maliwanag yun. So, kung lahat ng, yun ang mungkahi ko lang, kung matulungan ng DEX ang mga bata by requiring the suppliers of school bags na kailangan, merong maliit na reflector. Ano mo, yung safety ng mga bata, malaking bagay. You know, the loss of one life is immeasurable, no? Yes. At saka yung emotional distress nun. Sana magtulungan tayo with government. Saka private sector. Ang sinasabi po mga kapamilya na DEX ni Sir Joe ay Department of Education. DepEd, araw po kasi nung tayo lumalaki, DEX po ang tawag dyan, Department of Education, Culture and Sports. Kayo po ay nabuhay noong panahon pa ng martial law. Mixed naman siya. Dinidate natin ang ating sarili. Pero yun po, Department of Education po. At tama po si Sir Joe, pwedeng ipasok itong mga lesson na ito kung wala pa po sa curriculum ng CBK at Palipunan o kaya ay sa MAPE o kaya ay sa mga homeroom. Itong life skills ito eh. Yung simple paglalakad, di ba, para maging safe sa kalye. Di po ba, sir? Tapos sa high school, ikabit ninyo yung driver education. Doon natin turuan.
Kasi pagka nagmamaneho na, ang hirap po turuan yung mga nagmamaneho na. Pakiramdam nila, alam na nila eh. Mm-hmm. Kaya ayaw mag-aral eh. Pero kung nasa high school pa lang yan, na mandatory na kailangan ni nasa curriculum. Life skills yun eh. Oo. Kasi sa ibang bansa, kala marunong kumakot ng pera, tinuturo sa high school yan. Marunong magmaneho sa high school yan. Sa elementary naman, road safety, tinuturo yan. Oo. Malaking bagay yung mga yan. Final words po ninyo bago tayo maghiwalay, Sir Joe. Oo, marami na pong, kung mapapansin ninyo, kung kayo bumabaybay sa kalsada, if you're passing through the streets, it is not uncommon for people to see terrible road accidents. You know what happens to the human body when they are run over by metal objects like cars, trucks, and whatever. So the advocacy for road safety, while we may begin it in the NGOs and non-profit organizations, the corporations of this country need to contribute to that effort, as well as the local government and the citizenry should combine their efforts in order to make our roads safe and secure for everybody, the children especially.